And gusto ng person mo na magkasama pa rin kayo sa hirap at ginhawa, mga kapiksi, sa gitna ng mga gulo, ganyan, sa gitna ng mga gulo, sa gitna ng mga pag-aaway nyo, this person still wants to be together with you. Gusto niya na magkasama kayo kahit ano pa, kahit saan pa kayo dalhin lang tadhana. Hello guys, hello Sagittarius. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang ating episode for tonight is feelings reading. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? So feelings check natin to, mga kapixie, para makita niyo kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person. Para ngayong July. Combination guys, ito ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwede hindi. So, meron tayong empowered energy dito. Meron tayong exhausted. And meron tayong trust energy. So, nakikita natin dito, mga kapiksi, na parang yung person mo, it's either ikaw or siya, no? Pero, parang pinapalakas nyo yung loob ng isa't isa. Regarding sa relationship nyo, regarding sa mga issues na pinagdadaanan nyo, pinapalakas nyo yung loob nyo sa isa't isa kahit na pagod na kayo. Okay, so, dumadating yung pagod kasi nadidrain yung energy nyo kapag nag-aaway kayo, may mga, which is normal naman guys, kapag may mga negative na circumstances, ganyan, hindi maiwasan na hindi mag-away yung dalawang couple. So, nandun yung exhaustion. Pero, regardless, kahit exhausted na, nandun pa rin yung tiwala sa isa't isa. And nandun pa rin yung parang nagsusuportahan kayo sa isa't isa, mga kapiksi. And you feel stronger than before. You feel parang mas closer, ganyan. Again, dahil sa tiwala nyo sa isa't isa, mga kapiksi. Kumbaga parang hindi nyo bibitawan yung isa't isa. Kahit na may mga problemang dumadaan sa inyo, kahit na may mga pagsubok na mga problema na sinusubok yung relationship nyo, nandun pa rin yung tiwala nyo sa isa't isa. You will catch each other no matter what. Sasaluhin yung isa't isa. So, nararamdaman natin na nandun yung pagmamahal nyo para sa isa't isa, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if nararamdaman nyo yan, if nakaresonate kayo. Tingnan natin kung ano yung mga gustong sabihin sa'yo ng person mo. Ito naman, this is more on dark side, mga kapiksi, na parang deep thoughts ng person mo na ayaw niyang ipaalam sa'yo. Okay? Kumbaga, itatago at itatago niya. I tried to run from this connection but my soul craves you. Ayan o, ito yung dahil sa exhaustion, mga kapiksi. Yung minsan parang hindi na, kumbaga parang napapagod na sa mga away, sa mga issues, sa mga problema. And ayan, sabi niya, diba, I tried to run from this connection but my soul craves you. Kasi nga, sabi ko, diba, parang hahawakan niyo pa rin yung isa't isa. Nandun pa rin yung tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Kaya kahit na may mga pagsubok, may mga pagod, may mga issues, kahit gustong kumawala, pero mas lamang pa rin yung pagtawag ng pag-ibig sa isa't isa, mga kapiksi. So, yung mga deep thoughts, no, na hindi ipapaalam sa'yo or parang wala kang idea na may mga ganun pala silang iniisip. I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Pero ito'y kapag nag-iisa siya, no? Ibig sabihin, parang pag nag-iisa siya, he or she feels unbalanced and uneasy. Hindi nga siya, kasi parang you complete each other, mga kapiksi, no? Kayong dalawa, you make perfect balance. Kaya pag mag-isa siya, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya mag-isa siya. Kapag mag-isa siya, no? So, ikaw yung other half niya. Ikaw yung kumukompleto sa kanya, mga kapiksi. So, para kayong sina B1 at B2. Hindi ko alam kung laabutan nyo yun sa mga batang kaedad ko. Pag sinabi kong B1 at B2, kilala nila yan. Ito naman, for some, which is medyo malayo, it's too late. I moved on and do not wish to reconnect. So, ito naman, kung kayo ay hiwalay na ng person nyo, mga kapiksi,
Ito ay para sa mga hiwalay, no? Lumabas yung message nila, it's too late, I moved on and do not wish to reconnect. So sa mga hiwalay, wala na tong balak na makapag-reconnect sa inyo, naka-move on na sila, sabi nila, and parang tahimik at payapa na sila on their own. So ito yung medyo malayo dito sa dalawang ito. So take it how it resonates. Again guys, iba-iba kayo ng sitwasyon, so kung ano yung feeling nyo na naka-resonate sa inyo, take that message, alright? So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo dito. If hindi, pwede nyo panoorin guys yung video para sa zodiac sign ng partner nyo. Kasi kapag love reading, pwede ma-pick up both energies nyo, pwede ma-reverse yung roles. So, kung wala dito, baka nandun sa zodiac sign ng partner nyo, panoorin nyo din yun, okay? So, tingnan natin guys kung ano yung ganap sa relationship nyo, ba't may mga ganitong feelings na lumalabas, and hanapin natin yung energy ng feelings at saka yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng coaching session with me. Yung mga usual na request na nare-receive ko guys pagdating sa love is yung mga gusto maging ma-okay sila ng kanilang partner o specific person. So kayo din, if may pinagdadaanan kayo, pwede kayong magpa-coaching with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito, Sagittarius kay in-represent ng Queen of Wands sa ating spread mga kapiksi. Tingnan natin yung mga ganap sa relationship. Comment down below guys sa if naka-resonate kayo. Ayan yung nakikita natin, punong-puno ng pagmamahalan mga kapiksi. Pero nakikita rin natin na maraming pagsubok, no? Ito yung mga challenges, pagsubok na pinagdaanan nyo. Kaya dama natin yung exhaustion sa relationship nyo. So, kumbaga parang sinubok talaga or sinusubok talaga ng panahon yung inyong relationship. May mga times na parang gustong kumawala ng person mo. Yun yung sinasabi niya na parang, I try to run from this connection, but my soul craves you. And ayan yun, yung energy na yun, lumalabas na parang gusto niya rin somehow magkaroon ng freedom. Pero sabi nga niya, 'di ba, babalik at babalik siya sa iyo kasi parang ikaw yung tadhana niya, parang ikaw yung rewards ni universe sa kanya mga kapiksi, no? So may ganong klase na parang merong tawag dito, yung palagi kong sinasabi sa inyo guys, divine intervention yan. Nakikailan yung mga spirits, no, para talagang pagtagpuin kayo. And gusto ng person mo na magkasama pa rin kayo sa hirap at ginhawa mga kapiksi, sa gitna ng mga gulo ganyan, sa gitna ng mga gulo, sa gitna ng mga pag-aaway nyo, this person still wants to be together with you. Gusto niya na magkasama kayo kahit ano pa, kahit saan pa kayo dalhin lang tadhana. Meron tayong presence ng earth signs dito, Capricorn, Taurus, Virgo, so, and saka fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, maaaring may ganyan din sila sa kanilang natal chart or baka yan yung signs nila mga kapiksi. And parang gusto ng person mo na parang pansamantalang mag-bonding kayo, parang mag-reconnect ganyan, heart to heart conversation, or kung hindi man heart to heart conversation, parang I'm sensing na gusto niyang mag-bonding kayo yan. So parang honeymoon ganyan, baka hindi niya lang ayan o travel, gusto niya mag-travel kayo, mag-honeymoon, naiisip niya, pero baka hindi niya nasasabi sa'yo kasi baka parang hindi mo hindi ka welcome sa sa'yo yung ganong klaseng idea. Pero at saka baka meron kayong financial difficulties, kaya kahit gusto niya mag-travel, parang hindi rin uubra. Pero if in case na meron kayong budget mga kapiksi, and meron naman kayong time, may pagkakataon, panahon, ganyan, subukan niyo mag-travel kasi maaaring marikindle yung inyong connection, ma-unwind, ma-distress kayo mga kapiksi, and malagay ulit sa tamang balanse yung inyong relationship na yung partner or specific person. Pero nakikita talaga natin yung deep love connection between you and this person, at saka yung pagmamahal talaga sa'yo ng person mo. And for some of you guys, no, parang
hindi man sinasabi sa'yo ng person mo, pero mataas yung tingin niya sa'yo. Kumaga parang nilalagay ka niya sa pedestal. Kung hindi niya yun napaparamdam sa'yo, or kung hindi niya yun nasasabi sa'yo, or kung wala kang idea na ganun pala yung tingin niya sa'yo. Ganun yung tingin niya sa'yo. Sometimes, hindi naman porket ganun yung iniisip nila, is sinasabi nila or pinapakita nila. Sometimes, it just remains on their head. Diba? Kayo din, ganun. Kahit ganun yung tingin nyo sa person nyo, may mga times na hindi nyo rin naman sinasabi sa kanila. So, pero yun yung nararamdaman natin dito sa person nyo. This person loves you so much na he or she cannot bear to be apart from you, mga kapiksi. Okay, hindi niya kayang mawala ka. So, good job. Okay, alagaan nyo tong relationship na to. I-treasure nyo. And let me know guys if nakalasunod kayo sa reading. Okay? So, ito yung inyong timeless reading, mga kapiksi. Story mo ba to series? Kung di mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.